Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports React PH. At ngayong pag-uusapan natin ng balitang, meron na naman nga pong gustong umalis sa Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang preview ng laro ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. Two wins at six losses, yan nga po mga katrops, ang kasalukuyang record ngayon ng Brooklyn Nets sa standings ng Eastern Conference. Kaya dahil nga po dyan mga katrops, ay nagsisimula na naman nga po magkagulo ang kanilang buong kupunan. At ito na naman nga po ang mismong dahilan bakit tinanggal nila ngayong araw ang kanilang head coach na si Steve Nash. Pero kahit man nga po pinalis nila ito sa kanilang team, ay wala pa naman nga pong masyadong nagbago sa kanilang kupunan. Hindi pa naman nga po naayos hanggang ngayon ang kanilang problema matapos silang matalong muli kontra sa Chicago Bulls. Kaya nangangahulugan lamang nga daw po nito na hindi si Steve Nash ang problema sa kanilang team, bagkus ito nga daw po ay walang iba kundi ang kanilang superstar guard na si Kyrie Irving. Bali ito nga daw po nagdadala sa kanilang kupunan ng hindi matapos-tapos na drama. Sa katunayan, maging ang kanilang batang player nga po ni si Cam Thomas ay sawang-sawa na rin sa problema ngayon ng Brooklyn Nets at gusto na naman nga po niyang umalis sa kanilang kupunan. Bali inilagay lang naman nga po ni Cam Thomas sa kanyang social media account ang mga salitang Free City na nangangahulugang gusto na nga daw po nitong umalis sa Brooklyn Nets at mag-request ng trade. Bali sa kabila nga po ng napakalaking potensyal na ipinakita nito last season, ay binibigyan lamang nga po siya ngayon ng 4.7 minutes na playing time na hindi niya nagugustuhan pa. At ang masakit pa dyan mga katrops, ay hindi na naman nga po siya maayos na pinapaglaro ng Nets ngayong season. Kaya hindi na nga po nito naiwasan pa na magreklamo sa kanilang kupunan. Pero dahil nga po meron pa siyang kontrata sa kanilang team hanggang sa taong 2026, ay wala nga po siyang magagawa kundi manatili sa Brooklyn Nets kung hindi siya may trade ng kanilang team ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa preview ng labanang Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. Pagkatapos nga po mga katrops, na makuha ng Lakers ang kanilang unang panalo noong nakaraang araw, ay susubukan na naman nga po ng kanilang team na dagdagan ito sa kanilang magiging laban kontra sa isa na namang malakas na contender na New Orleans Pelicans. Pero wag naman nga daw po mag-alala mga fans dyan ng Lakers dahil sa kanilang home court na naman nga po ito gaganapin bukas ng alas 10:30 ng umaga. Kaya meron nga po sila ditong maganda-gandang advantage. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay mukhang tatlong player na lamang nga po ang posibleng mawala sa kanilang kupunan. Ayon nga po sa nalabas na injury report ng Lakers, hindi na naman nga po dito makakapaglaro ang kanilang mga players na sina Thomas Bryant, Dennis Schroeder at Cole Swider. Bagamat na naman nga po nakalista pa rin dito bilang probable si LeBron James at questionable naman sina Anthony Davis at Juan Toscano-Anderson, ay inaasahan pa naman nga po na maglalaro sila kontra sa New Orleans Pelicans na mawawalan na naman ang apat na player sa mga katauhan ni Brandon Ingram, Kara Lewis Jr., EJ Liddell at si Herb Jones na pare-pare may tinatamong injury. Sa mga magtatanong rin naman nga po dyan mga katrops, maglalaro rin naman nga po dito si Zion Williamson. Kaya sigurado nga po na magiging mainit at dikit ang magiging bakbakan ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.